All units. Hello. Dito na ako. Set up pala to. Puntado ko! Sumuko ka na! Jericho! Inosente ako! May ibang pumapatay sa Palacios! Imbestiga mo yung pamilya namin! Marami silang tinatago! Anong sekreto? Alamin mo kung nasaan yung bangkay ni Rodolfo Palacios! Pati si Rebecca! Yung ex niya! Jericho, lumabas ka na! Pangako, tutulungan kita! Basta sumuko ka muna! Hindi na ba tayo paalis? Hindi na po muna siguro, Nay. Naaawa rin ako kay Mama Aurora. Tsaka parang hindi rin kaya ng konsensya kung iwan siya, lalo na... You risked your life to protect Sam. I was protecting your child, Paco. At gagawin ko yon kahit kaninong babae, basta dinadala ang anak mo. Paano kung kunin niya yung anak mo? Hindi naman po siguro niya gagawin yun. Tsaka nag-usap kami kagabi, mukhang sincere naman siya sa mga sinabi niya. At kung sakaling i-betray niya ako, haharapin ko siya kahit saang korte pa kami umabot. So hindi talaga lumambot ang puso mo para kay Sam? That woman drove a wedge between us, Paco. Hindi ko siya mapapatawad. Tama yan, anak. Maging mabait ka, pero haluan mo ng pag-iingat. Ang taong trumaydor sa'yo, tatraydorin ka ulit. Pero si Rebecca, paano siya? Kagabi, gigil na gigil siyang saktan ka. Ma'am Rebecca! Ma'am, parang wala naman tao.
Baka naman na sobrang siya sa binigay mo pang patulog. Ha? Ma'am? Ay, yung susi! Bilis, buksan na yung pintuan! Kailangan po muna natin lumayo kay Rebecca. Pero sinabihan naman nila ako na dadagdagan nila yung bantay tsaka mga nurses ni Rebecca para pabantayan siya ng husto. Ma'am? Ma'am? Ma'am! Loray! Ano? Tignan mo! Ano ito, ma? Kasi Ma'am Rebecca! Puntahan ko muna yung kapatid mo. Sino sa inyo ang nanuna kay Sam? Sasagot, ha? Sige! Ano? Ha? Paco, that's enough! Isang beses pa na masaktan si Sam dahil sa inyong lahat. Lahat kayo! Papatayin ko! Iningatan ko yung sarili ko para sa tamang lalaki, para sa'yo! Sam, hindi ka alis, ha? Kapag umalis ka, magpapakamatay ako. Sige ka! I will go to your funeral. Paco, ano ginagawa mo? Nagpapalit ko na! Tama na! Titingnan ko lang si Sir Paco. Sinuntok ka ni Tito Galvan? Because he's a weakling. Hindi niya kayang kalabanin yung younger sister niya, kaya ako ang pinagbuntunan niya. Ano bang hold ni Tita Aurora kay Tito Galvan? I don't know. I don't care. You know, I've asked him that before. Alam niyo yung sagot niya sa akin? Because we're family. Dahil dalawa na lang sila magkapatid. Alam mo, this whole family, we're crazy. Sinasabi mo lang yan kasi galit ka. No, listen. I have a father who doesn't have the cojones to go up against his sister, an aunt who's a control freak, a cousin who's a monster, and another cousin who literally has monsters in her head. This whole family is crazy! Parang ako na lang matino sa pamilyang to. Ikaw, matino? Eh, ikaw yata yung pinakabaliw sa pamilya niyo eh. Well, you do know me the best. Mm-hmm. But you know, parang oo nga. Baliw na nga rin ako, no? Katulad ako ng pamilya. The Palacios, it literally runs through our veins, the craziness. One word to describe this family, baliw. We don't deserve a place in this world. Effective ang pagpapakabayani ko kay Sam. Hindi na sila alas ng pamilya niya. Really? Good for you. Good for us. Mas mababantayan ko si Sam. I mean, mas mababantayan ko ang paglaki ng baby mo sa sinapupunan niya. So all is well in the house of Aurora Palacios? Not really. Yung pinsan mong pasawa. Rebecca? Sino pa nga ba?
Hanggang ngayon, nawawala siya. Nahibang na siya sa kapatid niyang hampas lupa. Pinahirapan mo naman kami, Miss Rebecca. Alam mo, hindi ka namin nahanap. Malamang sasabihin na naman ng tita mo. Wala kami silbi. Gosh, let me out! Kailangan ako ng kuya! Killer ang kapatid mo. Bakit mo ba siya gustong putahan? Ha? Kasabuat ka ba niya? No! Hindi killer yung kuya ko. Maniwala naman kayo sa akin. Bakit ba ayaw niyong makinig na inosente nga yung kuya ko? But you're the police, right? Hindi ba basta-basta kayo naniniwala hanggat may hawak kayong ebidensya? Isang katerba lang ang ebidensya ang hawak namin laban sa kuya mo eh. It's not his! Ano ba? May naglagay nga lang nun sa mga gamit niya, inosente yung kuya ko! Inosente si Jericho! Santos, huwa ka mong maigil. Yan yung tawan. Baka makatakas pa yan. Tatawagan ko lang tita niya. The police. Good news? I hope so. Sergeant Villa. Hello, ma'am. Nandito na po kami. Kasama na po na ang pamangkin niyo. Thank God! Finally, may nagawa rin kayong tama. Ma'am, hindi ba pwedeng magpasalamat na lang kayo? Then thank you, officer, for a job well done. Iba rin ang tita mo. Talaga ng mga karma sa mga Castillos. Oh, nakalaya nga si Francis eh. Muntik naman tuluyan ni Rebecca si Sam. Ma, may bisita po kayo. Oh, ang napapabilis yung paglalo ni Atty. Nito. Paano na nandiligaw na yan sa'yo? Inigo. Pwede ka bang maabala? Of course. Upo ka. Coffee for our guest, please. Tita. Please have some cake, ha? Anything. Sige. Thank you po, tita. Okay, maiwan ko muna kayo. Sige po. George, nakausap ko ng mga police. Ang sabi nila, umaaligid daw si Jericho dito sa state. Kung ang kadugo niya kaya niyang saktan, what's stopping him from hurting anyone of you? George, you need to be careful. Basil, mahal ka ni George. I'm a Palacios. Of course, everyone loves me. For my money. Not for who I am. Not everyone. Basil, please, nakikiusap ako sa'yo. Pag-isipan mo tong gagawin mo. Sa tingin mo, hindi ko ito pinag-isipan? Pinag-isipan ko ang sitwasyon namin ni George. And that's why I have this plan. Ano ba? Bawalan niyo ako! Bawalan niyo ako! Ano ba? Aray, balikan ko! Kayo? Diligil itong ginagawa niyo sa akin, ha? Kidnapping to. Tumahimik ka! Serge, mali na to eh. Ay madadali pag nag-report ko. Anong gagawin mo? Susumbong mo kami sa polis? Pakawalan niyo ako! Mag-usap tayo. Bakit mo pinapatay mga pala? Pera sa pera? At bakit kami ganito? Saan mo ito gagamitin? But your plan is to murder your wife! Baog lang ang asawa mo. Hindi siya nagkaroon ng affair,
hindi siya isang kriminal. Kaya please, pag-isipan mo to, hindi mo siya kailangan ipapatay. She lied to me! She made me believe na magkakaanak kami. And that's a crime. And his only punishment is death. On what law book? Huh? Say, Basil, enlighten me. I'm a lawyer at wala pa akong nababasang kahit anong ganito. In my book, kapag niloko mo ako, the only punishment is death. Pero pwede mo naman siyang hiwalayan eh. There's no divorce in our country, Inigo. Annulment. How about annulment? That's such a long process. I can't wait that long. Habang boy si George, habang boy din ako nakatali sa kanya. I want to be free. Okay? I want to be free. Only for me. For us. Babe. George needs to die. For us. Thank you for your concern, Inigo.